Naghahanda ang Justice Department ng briefer para sa Pangulo sa mga posibleng senaryo kung mag-issue ang ICC ng warrant kaugnay sa Duterte drug war. Si dati Pangulong Rodrigo Duterte muling bumanat sa ICC sa isang rally kahapon na nagkaroon pa ng aberya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dumaguete City, Negros Oriental para sa isang peace rally sa Freedom Park ng syudad. Sabi niya, may permit mula sa LGU ang pagtitipon, pero bigla umanong nakansela ang permit. Ang Freedom Park, binarikadahan ng mga malalaking dump truck at traktora. Hirit ni Duterte, may kinalaman umano sa pagkakansela ng permit ang Malacanang. Nakakagalit! Nadaanan ko yung Freedom Park. Yun sana ang gusto namin. Nagpunta kami rito, nagpili kami ng permit, binigyan kami. But noong araw na dating kami, binawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park. Galing ito ng Malacañang. Galing sa Bustos, Bulacan. Ganun din ang nangyari. May plano kami, hindi kami ng permit. Natuloy pa rin naman ang rally dahil sabi ng kampo ni Duterte, hindi raw kailangan ng permit sa Freedom Park. Aminado naman ang mayor ng Dumaguete City na kinansela nila ang permit ng peace rally, pero wala raw kinalaman ng Malacañang dito. Paglilinaw ng mayor, Abril pa kumuha ng permit ang isang pastor para sa isang prayer rally na gagawin ng May 7 sa Pantawan People's Park. Pero nagulat daw siya nang sumulat ang isa pang pastor na may mga VIP na darating kabilang si Duterte. Sa sulat na natanggap noong May 3, humingi pa umano ang grupo ng mga portalet at crowd control police at iba pa pangangailangan para sa naturang prayer rally. Matapos daw konsultahin ng mayor ang pulisya, napagdesisyonan ng LGU na gahol na sa panahon para sa ganun kalaking event. Ang sagot umano ng organizer, tuloy ang rally at maghahanap sila ng ibang venue. Ito raw ang dahilan para piliin ang Freedom Park na pag-aari ng LGU. Sa city police pa lang, short man na tayo. Especially pag may kuan, merong mga national officials. Hindi kaya ng kuan, hindi kung maraming tao ini-expect, dapat may reinforcement. Natuloy sila, maybe that was the second best option. And then I appreciate the participants for conducting the rally peacefully. Hininga namin ang reaksyon ng Malacañang, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sa pagtitipon, bumanat muli si Duterte sa International Criminal Court kaugnay sa investigasyon sa gera kontra droga ng kanyang administrasyon. Kamakailan, sinabi ni Senador Antonio Trillanes IV na may impormasyon siyang maaaring ibaba ang warrant laban kina Duterte sa June. Pero sabi ng Justice Department, wala pa silang natanggap na ganitong impormasyon sa ngayon. Gayunman, naghahanda raw sila ng briefer para sa Pangulo kung saan tatalakayin ang lahat na maaaring mangyari kaugnay nito. The department is now preparing a legal briefer for the president which will describe to him yung mga options na available sa kanya, no? In relation to any arrest warrants by the ICC. Matatanda ang dating sinabi ng Pangulo na hindi dapat ipatupad ng pamahalaan ang warrant of arrest mula sa ICC. Kasi aware naman tayo na yung policy ngayon ng gobyerno hindi papasukin ang ICC ay posible namang mag-iba. So it will have to be a very objective briefer para malaman ni Presidente kung paano siya gagalaw. So from the legalities, yung possible re-entry natin into the Rome Statute. All of these were already indicated there to begin with. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.